Magandang araw mga kaleki! Welcome po ulit dito sa ating munting YouTube channel, Leki Louie. Tuturuan ko kayo kung paano ba mag-inspection ng air circuit breaker, kung paano ba mag-rock out, mag-rock in, at ano ba yung mga internal parts na ini-inspection. Ito nga palang air circuit breaker namin, ang maker niya is Terisaki. Bali, ito yung main breaker namin na nagkukonekta sa bus bar at sa generator. Paalala lang po mga kaleki, kapag magtrabaho tayo sa ganito, laging safety first. Ayan, mag-goggles, tapos mag-suit din kayo ng gloves. At siguraduhin nyo rin na hindi mag-i-start yung generator nyo at naka-manual yung main switchboard nyo. Madali lang naman din tong video na to. Lalo na kung paulit-ulit nyo itong gagawin, mas mapapamiliarize kayo. Iba rin kasi yung kapag kayo nag-actual na nagtatrabaho kesa yung nababasa lang natin sa manual. Kaya ito, tuturuan ko kayo sa ganun, magamit nyo kung sa barko man kayo or sa mga industrial plant. So yan, after kong makrank yung handle, mahuhugot na natin yung air circuit breaker. So meaning, naka-disconnect na siya sa bus bar saka sa mainline ng generator natin. Ngayong natanggal natin, pwede natin siya ma-inspection na naka-disconnected na siya sa main switchboard. At ayun lang, ang unang inspeksyonin lang natin, visual inspection kung meron bang mga sign of overheating. So yan, hindi nyo na kailangan alisin mismo sa rack nya, pwede nyo siyang itaob para masilip nyo yung ilalim. Bali, ang chinecheck lang dito itong mga contacts. Yan yung nakita nyo, yung anim na contacts na yan. Ayan ang pinapalitan natin dito kung meron na siyang sign ng overheating. Pero ito, bago pa to kasi few months ago, nag-dry dock tong barko namin, pinaservice to sa service technician ng Terisaki. So, ayan, so nakikita nyo, ayan naman yung internal contact niya. So, yung sa likod niyan, ng anim na yan, bus bar na. Yan, so nakita nyo, bagong-bago pa. So, ganun lang naman to, visual inspection lang. Normally, wala naman kayong babaklasin dito eh. Lilinisan nyo lang kung meron bang nag-loose connection or nag-loose contact sa mga mechanical parts niya. So, nakapagbaklas na ako dati dito sa kabilang barko namin. Bali, ito nga pala yung itsura ng loob niya. Ito, yan, yung wala tanggal yung front cover. Halos puro mechanical part yan, saka yung mga shunt trip. Ito rin yung contacts niya. Ngayon, kung tatanungin nyo naman kung ano itsura naman sa likod niya, ito naman tayo, puna tayo sa likod ng main switchboard. Itong bus bar naman, sa dry dock lang naman din to mini-maintenance or ini-inspection. Kasi sa dry dock, sure power tayo. Kadalasan, wala rin power yung mga switchboard natin. Pwede tayo magpa-schedule ng linis ng buong main switchboard natin.
Mga kaligi, bago ko nga pala makalimutan, ito yung release button niya. So, meron siyang pointer para sa isolated, sa test, saka sa connected position ng air circuit breaker natin. Mamaya, ipapaliwanag natin yan kung paano ba ginagamit yan. Insert natin ulit yung crank handle and then i-turn natin siya ng clockwise direction. Ngayon, kapag matigas na, sagad na, yung pointer nasa test position na, pindutin natin yung release button. Para nang sa ganun, ay may crank natin ulit siya. So, yan, yung pointer gumagalaw na, pupunta na siya sa connection position. So, yan, bali fully inserted na yung air circuit breaker natin, connected na siya sa bus bar. Mga kaleki, ulitin natin yung procedure natin. Ilabas uli natin yung air circuit breaker para mas maunawaan nyo ng mas maayos. So, insert lang natin uli yung cranking handle. Turn natin ng clockwise direction para mailabas natin yung air circuit breaker. Obserbahan nyo lang lagi yung pointer nyo. So, yan, gumalaw na yung pointer natin. Pupunta na siya sa test position. Then, pag nasa test position na siya, so, ma-stop na yung cranking. Pindutin nyo lang yung release button and then continue the cranking counterclockwise. So, yan, fully isolated na siya. And then, ilabas natin yung pinaka-rack nya sa magkabilang gilid. So, hilahin lang natin. Meron siyang push button sa magkabilang gilid. And then, kapag na ilabas na natin yung dalawang railings, pwede na natin ngayong hilahin palabas yung air circuit breaker natin. And then, ayun, pwede tayo mag-inspection. At pagkatapos na yung inspection natin, itulak lang natin ulit papasok itong air circuit breaker. So, ibalik natin yung railings. And then, ayun na, gamit ulit yung cranking handle. Ikutin naman natin pa clockwise direction. Connected na uli yung air circuit breaker natin. Pag natapos tayo, ilagay lang uli natin yung cranking handle sa stored location niya para sa susunod na mag-inspection tayo, andyan lang siya or kaya may emergency, andyan pa rin yung crank pin niya. Tapos yung dalawang Allen key sa magkabilang gilid, higpitan lang din natin ng hand tight para hindi rin masyadong mapwersa. At huwag niyong kakalimutan na higpitan kasi ayun yung pinaka humahawak sa position ng air circuit breaker. At syempre, higit sa lahat, hindi porke na ibalik nyo na sa position, gagana na yan. Kailangan nyo pa ulit na i-crank itong air circuit breaker natin. Itong ginagawa ko, kinakrank ko siya para ma-charge yung air circuit breaker natin. So yan, nakita nyo yung kulay puti na yan. Yan, naging kulay dilaw. So meaning, charge na siya. Pag nasa charge position na siya, ready na yung air circuit breaker natin. Kaya kung mapansin ninyo yan, yellow, charge, saka off. So, meaning disconnected. So, tingnan nyo itong kabila, gumagana ngayon or naka-service, charge siya pero on position siya. So, yan, 387 ampere yung load niya. So, yan, ganyan lang kadali mag-inspection yan. Basta tandaan nyo lang, laging safety first kasi nakukonekta yan sa bus bar. So, ito pa yung isa, ayan, charge din, naka-on position, 400 amperes. Yun lang mga kaleki, kung meron kayong tanong or meron kayong additional na suggestion, i-comment nyo lang or i-message nyo lang ako. I-share nyo na rin kung ano pa ba yung mga hindi ko nabanggit dito sa vlog natin. So paano mga kaleki? Maraming salamat ulit sa inyo hanggang sa susunod na panonood ng vlog natin.